So hi guys, good day. Welcome back sa ating channel. So ngayon guys, nakita ko yung napansin ko yung isang tarantula ko. On process siya ng molting. Ibig sabihin nagpapalit siya ng balat. So napansin ko kasi, pre-molt yun. Ibig sabihin, itim yung puwetan niya, yung abdomen. Tapos napanot siya. Tapos nangitim. So ibig sabihin yun, process yun nila ng pagpapalit ng skin nila. Tinatawag sa English na molting. So tara guys, samahan nyo ako, yung video natin, panoorin natin kung paano ba talaga magmulting yung mga tarantula. Tara! So ito na siya guys, nakahiga siya, ganyan na yung position niya nung inabutan ko. So unang mapapansin nyo guys, before sila magmumult o mapapalit ng balat, gagawa sila ng ganito guys, so yung tinatawag nila na web bed. I-post ko na lang guys kung ano, post ko dyan, yung tamang term. Yan guys, mapapansin nyo, kukulob sila. Tapos, ganyan na yung magiging process niya. Bali, gagalaw-galawin niya yung mga galamay niya hanggang sa mabuksan yung likuran niya na part. Hanggang sa makalabas siya dyan sa lumang, ano niya, lumang balat. So, ganyan lang guys, ganito lang yung position natin, position ng camera natin. So, tingnan natin kung paano ba talaga mag-mult yung ano. Yan, tingnan nyo guys, gumagalaw-galaw na ano, bago. Pabilis nang pabilis yan guys, hanggang sa makalabas siya dyan sa lumang balat niya. Hanggang sa maging okay na. Kapag naging okay na guys, dahan-dahan yung ano, flip-flip niya yung katawan niya hanggang sa makatayo siya. Samahan niyo ako guys kasi medyo matagal to. Yung iba guys, yung ibang part, ito time-lapse natin. Yung iba naman, ipo-forward natin kasi medyo matagal to guys. So, 2 hours guys, binalikan natin siya. Pero, sinisilip-silip ko siya kanina. Hanggang sa dun sa ginawa natin time-lapse, ganun pa rin madalang yung paggalaw niya. Tsaka minimal lang yung kapag umalaman siya, minimal lang. So after 2 hours guys, ganito na yung nangyari. Bumilis na yung ano niya, yung paggalaw-galaw niya. Tapos yung kanina guys, yung process na yun kasi yung nakakulong. Tapos hindi gumagalaw, parang patay na. Yung process na yun guys, inaano niya lang yung likido sa loob ng katawan niya, yung fluid sa loob ng katawan niya. Pinabasa niya yung bagong balat niya. Para mas mabilis niya yung maalis din sa limang balat niya. Kung mapansin niyo guys, kung titingnan niyo din sa ano, nagtitak na, napunit na, kaka-ano niya. Tinitorsa niya kasi yung gas palabas. Ewan ko kung klaro sa inyo, nasa bandang likuran niya, yung medyo nagaganan niya, dyan siya lalabas. Tapos mamaya, i-close up natin, tapos saan siya lumalabas. Ngayon kasi hindi ko kumpirin yung i-close up. Kasi baka masturbo ko siya pag minapit ko yung cellphone ko yung siya, baka makagalit ka natin. Silitado kasi yung gas sa ano, baka mabag-mult. May nangyari na ako sa akin ba tinalo, mabag-mult siya, kaka-ano ko. Ang disclaimer lang pala guys, sa totoo lang bawal talaga ano, gulayin yung mga tarantula na nag-mult sa gaya nito. So sa akin, ginawa ko lang ito. So lapit lang na nabigyan ko kung ano, multing ng tarantula natin para din makakita ko sa inyo kung paano ba talaga sila mag-mult. So stay tuned lang guys, tingnan natin kung paano siya mag-mult. Yung process niya ng pag-mult hanggang matapos.
nyo. So makikita nyo yung difference nyo guys. Napakalayo ng ano, kulay. Ang tinted nito guys. Yun o. Saka yung kahit niya. Okay, yan itong luma. Itim. Pwede nyo mukulat yun yan guys. Actually meron pa tayo isa dito. Ayan. Medyo malabo lang kasi plastic yun yung ano, kaya ganyan ko nito. Ayan ito. Yung lumot nyo guys. Andito ba? Ayan. Yung mga balat nyo. Hindi lang ano. Hindi kasi ang hirap kasi ang buksan. Sabo ko yung mic. Saka binakan ito. Buksan na lang guys. Balik tayo dito guys. So, yun guys. Yan. Ibang ko lagay sa lalim. Para makita nyo yung tuod nya. Yung ano nga pala yun guys, yung common name itong hamuri is red meat. Base na rin sa pangalan guys. Kulay yung tuturo nito guys, or orange or parang red orange gano'n. Maganda to guys kasi yung bagong mold, bagong pink skin. Para matingkad yung kulay nyo. So, hintayin lang natin guys. Time check lang tayo guys. Ngayon is 9:25. So, first na nag-anot ko kanina, yung oras is alas 6. Pag-video kanina, yung umpisa. Mga ano na rin guys, tatlong oras ito lahat yun sila katagal mag-mold guys. Mga lagkit na siya no, so ito na yung tunay niya na kulay guys. Yan yung tatawag yung red meat or Mexican red meat. Ganda naman guys, diba? Ganda naman ito ah, yung tuhod niya, ganda na kulay. Medyo grayish guys yung ano niya, yung mga balahibo. Pero yung tunay na ano niya sa personal guys, ito niya guys. Ganda niya, ganda niya guys. Ganda niya yung tunay. Tapos, hindi pa siya masyadong nabuka guys kasi bagong mark nga. Tapos, makapansin guys, ang ganito yung ano na. Para facing towel din guys. Ganyan din yung ano guys, yan yung nasa likod na yan guys, may item. Ito yan, ito. Yung parang balat na yan. Yan yan, pag napuklap, pag napalit sila ng ano, ng balat. Ganyan yung itsura guys. Ibalik kapag ka, ano, siguro ba may ano kung pero bukas. Manatanggal na yan guys. Tapos, pansin nyo guys, nasabi ko kanina na likido sa loob ng katawan. Ayan yun guys. Ayan. Yung basa na yun sa loob ng ano, karapis. Tapos dito, mapapansin nyo yan sa ano, gitna. Basa rin guys. Ganyan din yung sabi ko na ano, na likido. May fluid sila na ano, pinapulis sa loob ng katawan nila. Para ano, hindi sila mahirapan sa pagpapalit ng bagong balat. Pagtanggal din sa luma, para madali nila matula. Ayan. Ganda guys na. Ang ilang araw lang guys, bubuka yan. Tapos parang maganda na forma na nga. Nakakita ka na yun. Nakikita nga yung buong itsura niya. Update nyo, i-update nyo kayo guys. Maganda sa bagong dito. So yun nga guys, nung natapos na yung ating video ng tarantula molting natin. So thanks po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po yung video natin, pa-like po ng ano, at sa like button sa baba. Kung may mga reaction po kayo o kaya suggestion, comment po din sa comment section natin. Sa mga bago pong pasok dito sa ating YouTube channel, pa-subscribe po tsaka pa-hit na lang din po ng ano, ng notification icon din sa baba para updated po tayo lagi kung may bago tayong videos na i-upload. So yun guys. Tsaka ngayon guys, samantayin ko na rin ng oras para mag-shoutout guys kasi medyo marami na yung nag-shoutout sa akin. Actually may listahan ako dito. So yun, umpisa ko na kay. Before that guys, gusto ko lang magpasalamat sa inyo guys kasi kahit na bago pa yung channel natin, bago pa lang, kakaumpisa pa lang natin, gusto kong pasalamat sa inyo ng tunay kasi andyan yung mga support ng tunay talaga. Lalo na yung ano, comment ng comment dyan sa mga videos ko. Tsaka nagpapa-shoutout. Tsaka actually na-appreciate ko yun guys. Kahit nagpapa-shoutout lang kayo, na-appreciate ko yun. At least alam ko na interesado kayo sa channel. Tsaka ano, willing naman ako mag-shoutout. Kasi napakasimpleng bagay lang yun para sa atin. So, umpisaan ko na guys. Ito. Dito kay Dens Nesperos dyan sa Bohol, Gaw. Kumusta kayo dyan? Shoutout na kita. Sana okay lang kayo. Keep safe dyan lagi, Gaw, sa Bohol. So next natin si Ate Chen Lee, tsaka si Kuya Choi dyan sa Cotabato, tsaka sa buong Chu family dyan sa Pisihin. Shoutout na, shoutout eh, tsaka kay Kuya Choi, kala Kuya Jan, kay Kiko, kay Labogs, kay Jana, kay Ante, tsaka kay Angel. Shoutout po.
Tapos next natin, kaklasiko si Ray Mark Lusaria, dyan pa rin po sa Cotabato. Ayan, shout out. Thank you. Next natin, si Brian Los Hernas. Taga Hilongos, Leyte siya. Isa siya sa nakapanood ng video natin. Yung sa finiture ko ng mga tarantula collection natin. Kung hindi nyo pa napanood yun, ilalagay ko yung link dyan sa taas. O kaya sa end card natin dyan sa pagkatapos ng video ko. So, Sir Brian, salamat sa suporta. Salamat sa pag-subscribe. Yun na po, Sir. Natawag na kita. Salamat. Tapos, next tayo kay Sir Joinel Arante ng Iloilo. Apps, actually, applying ka yan sa isang networking apps. Shout out kita, apps. Isa ka rin sa sa pagdating sa pagluto, isa ka sa nakapainspire sa akin. Shout out, apps. Tapos, next tayo. Ito naman, pinsan ko din ito sa Caloocan. Kay Ate Erin Joy Agunyas Maneha. Ate, kumusta po kayo dyan sa Caloocan? Keep safe po kayo lagi dyan. God bless po kayo, God bless po lagi sa inyo. Shout out na kita, Ate. Keep on supporting me sa aking YouTube channel. Salamat po. Next po tayo. Gusto ko lang din i-shout out yung mga tropa ko dyan sa Qatar. Especially kay Kuya Jess, Kuya Mario, tsaka kay Kuya Rolly. Datlong-datlo na yan, datlong kuya ko na nasa Qatar. Sila palagi yung mga natin dyan, ka-jamming natin palagi. And shout out sa inyo, more power sa inyo kuya. Palakas lang kayo, tibay lang ang loob. Kahit medyo higado yung natin dyan, higado yung sitwasyon. Pa rin, laban lang. So next tayo kay Kuya JR, Rolando Panganibal. So si Kuya JR, kasama ko sa trabaho dati. So tropa din natin yan, palagi natin yung kabiruan, kasama sa kapag kakain, ganun. Sir Kuya JR, so biryani tayo ulit pag nagkita tayo. Sana makabalik ako dyan sa Qatar. So yun, shout out sa inyong lahat. Tsaka maraming salamat. Ang totoo kasi salamat sa suporta nyo. Sa ganitong paraan, palakas niyo yung loob ko kahit baguhan pa ako dito sa YouTube. So salamat at tsaka sana patuloy pa kayong mag-panood. Patuloy kayong manood sa mga videos na bago ko, bagong upload natin. Tsaka yun lang, sa lahat naman ng mga nag-subscribe sa akin na hindi ko na shout out, pasensya na po kayo, medyo madami yung nagpa-shout out. Pa-comment na rin yung sa mga gusto mo pa-shout out sa sa comment section para ma-shout out po kayo sa susunod na video natin. So yun lang guys, so muli ako po si Dong Ian TV, mag-iwan po sa inyo ng keep safe po kayo lagi guys dyan sa inyo, lalo ng ngayon na may COVID po. Tsaka always remember guys na God loves you. Okay.